Pero ilang weeks na lang naman nga, magbabakasyon na kami. So yun, uulitin ko na naman yung sinabi ko na last time, di ba? Pero, yeah. Good evening. Anong gagawin natin ngayon? We're going to surrender our car. Return to sender. Return to sender. Ako na rin wala kami nahanap na bibili. So wala talaga kaming choice. At isasoli na talaga namin siya. Although medyo lugi. Or lugi kami talaga. Pero no choice si dad. Pero actually hindi naman kami lugi rin. Kasi yung pinambayan namin down payment galing sa insurance. Ngayon yung... Ayan, nawala. Bigla na putol. Ano ang sinasabi mo? Actually, hindi kami nalugi ron. Kasi yung 50, ayan na siya. Yung 15,000 na dinaw namin galing ng insurance dun sa anong na-accident kami. And then yung monthly na 1,750 sa mga pasahero namin, including si Eric, nagbabayad din siya sa akin. So yun. Pero sayang, ay, ang dami-dami naman yung pinagawa dito. Ayan, mga... Yun lang ang lugi namin. Flooring and everything. 1,000 din. Ano-ano itong mga... Italian sheet cover. Pero yun, hindi pa rin nagre-reply yung in-applyan ko na Kia. Actually, nakakatawa kanina, di. Kasi naghahanap pa ako ng file ko. Tapos kasi gumagawa ako dati nung ano, yung dream board. Na piprint mo yung kung ano yung gusto mong mangyari in the future. E di, dun sa dream board ko, yung ipapakita ko na lang dito mamaya. May nakalagay dun na earnings ko online, tapos yung apartment. Tapos yung isa, sasakyan na picture ng Kia na Rio, which is yung kinuha ko ngayon, na na-approvehan din kanina. Kung approved na yun, tatawagan ka lang for the payment. For in, well, di, walang down payment yon. Yung inaprobahan yung wala akong down payment. And yun nga, ano na lang, yung pakang-processing fee na lang yung babayaran ko. And kontrata, pipirmahan na lang. So tatawagan na lang ako ng agent ko. So baka bukas, sana makuha na namin. Or ay, sana bukas, mapirmahan na yung kontrata. And then, siguro few days, sabi 7 days pa daw. Bago ma-release yung ano, yung sasakyan. So yun, ma-erase yung isa sa... Although, hindi sa Pilipinas, pero at least dito, natupad na magkaroon ako ng sasakyan na Rio. Ewan ko, dati kasi nagtitingin-tingin talaga ako ng mga sasakyan na gusto ko. Tapos yun, hindi, nakalimutan ko na nga yun eh, yung pinrin ko na dream board. Ako naman yung hindi ko natupad sa dream ko na bago umalis sa Saudi, yung car naman. Supposed to be, ngayon year na to, pwede na akong kumuha ng car dahil tapos na ako sa lahat dito. So yun. Ay wala, bigla kami pinatansig. So wala na munang car sa kanan. Basta papakita ko sa inyo bukas yung dream board. Nandoon sa opisina ko. Ang tagal na yun. Ang nakalagay pa dun sa date is 2013 pa nung ginawa ko yun. So, papakita ko. 2017 na ngayon, diba? Natupad din yung isa. Yung isa dun sa mga nilagay ko sa dream board ko. Or matutupad pa lang. Or natupad na. Diba? Susunod yung ano na. Ang ating, ang tawag dito, apartment. So, ito na nga yun. Nandito na ako sa opisina. It's the next day na. Yan, mga personal files ko. Actually, nakadikit yan sa bulletin board ko nung... Ewan ko, alam ko nasama ko na din sa vlog to last time. Siguro nung unang-una ko tong pinost. 2013, so antagal na. So, ito siya. Nakikita nyo ba yan? Actually, ito yung ano, earnings sa Amazon na gusto kong makamit. Pero nag-stop na ako sa Amazon. So, ewan ko. Near the future. And this is the car. Rio. And yun nga din. Parang black siya. Black type din yung kinuha ko. And then, this is yung apartment. Na isa sa mga dreams ko. So, mapupusuan na natin to. In a few days. Let's see. Abangan nyo yan. So, yun. And ipapa-check lang namin sa mekaniko ng Toyota yung Innova
parang clearance ba na okay yung sasakyan para maisoli na din namin at makatapos na ng clearance si Daddy. So yeah, in a few minutes alis na din tayo, punta tayong Toyota na naman. Actually, ayun na, chine-check na lang yung aming sasakyan. Pina-check na din namin siya sa mekaniko. Actually, nagbayad pa nga kami gaya ng sabi kagabi, 900. So, na 900 dan pa kami pagpapacheck na ito. Pero wala naman, puro mga scratch-scratch lang, malilit na scratch lang naman yung nakita. So, ewan, antayin natin si Daddy kung anong balita. So, ito na ang last day namin kay Innova. So yeah, nandito kami sa bagong sasakyan namin ni Dads. Actually, bagong Arkila. Kasi yung Innova nga namin, nasoli na namin kahapon. Medyo hindi rin ako nakapag-vlog-vlog dahil medyo... intense yung mga pangyayari. Odi. Pinagbabayad kami, paano ka hindi matitense? Pinagbabayad ka ng 4,720 reals sa isang kudlit na ano lang, na gas-gas, scratch. Agad 4,000, apat na pinto, yung kudlit lang. So, buti na lang nga napakiusapan namin yung ano, yung Abdul Latif. Ang tagal na inabot namin, mga 4 hours siguro kami dun sa Abdul Latif. Katakot-takot na pakiusapan. Ayun, nakuha rin at nagbayad lang ako ng 1,700. Yeah, laking kabawasan din. Kaya gutom na gutom kami kasi hindi naman kami hindi kami pwedeng kumain dito sa labas dahil Ramadan nga. So yun, tapos diretso kami, rumenta kami na itong sasakyan din kahapon din. Ayan, ngayon lang kami nakapag-vlog. Kakagaling lang din namin nag-ayos si Daddy ng mga dokumento niya. Clear na, okay na lahat. I'm just waiting for my retirement fee. And then the ticket pala. Ako, inaantay ko yung sasakyan ko. Ano, mamaya pipirma na ako ng ano, kontrata. So baka next week sana mailabas na nila. So maibabalik na natin agad-agad tong maliit na sasakyan. Actually, parang ganito rin yung kukunin ko eh. Pero Kia siya. Ito kasi Toyota to. Pero ganito lang din kalaki. So yun. Any last words? See you guys. Don't forget ha. What? Panoorin nyo rin kami. Maski wala na ako rito, yung vlog namin sa Pilipinas during this vacation. Wow. Vacation 2017.